Hello guys, may gusto lang ako i-share sa inyo kasi galing akong Evermall. Bumili ako ng konting needs ko dito like sabon, na panlaba, yung gata kasi gagawa nga ako ng ano ba to? Biko. Tapos Clorox, mga ganyan, mga dental sticks ng aso ko, ganito ganyan. At iba pa, mga gulay, ganyan ganyan. Eto na, nakapila na ako sa cashier. Ayan. Di mahaba yung pila, di ba? Parang ako'y panghuli. Wala pang kasunod sa akin eh. Pero sa ibang counter, maraming ano, maraming pila din. Ayun. Kung saan pa yung malapit na kami, sa cashier, siguro isa, dalawa, pang tatlo, pang apat ako, malapit na sa cashier, may pumunta sa kanya na babae na pinapastop siya, na last na daw yung pinapunch niya. Kasi, hindi ko alam kung anong reason, no? Kasi malayo ako eh. Ngayon, lumapit sa amin yung cashier. Lipat na lang daw sa kabila kasi ikakat na niya hanggang doon lang sa last na niyang pinapunch. Sabi ko, bakit bigla kayong magkakat? Alam niyo may pila. Dapat nagka-count muna kayo kung hanggang saan kayo magkakat. Alam din niyo ang haba-haba ng pila, oh. May i-video clip ako dito mamaya na mahaba ang pila. Tapos nung pagdating ko doon sa ano, sa cashier, tinanong ko siya, bakit ka magkakat? Sabi ko, out mo na ba? Sabi ko. Sabi niya, hindi pa sir. Sabi niya, pinapabilang kasi ako ng bariya na 5,000. Evermall supermarket, hello. Napaka-unprofessional naman atin ganyan. Bakit kayo magkakat ng linya ng pila ng mga customer ninyo? Dahil lang papabilangin niyo ng bariya yung cashier. Dahil uminit yung ulo ko. Alam niyo naman ako na nagre-react talaga ako sa mga ganyan. That is unreasonable. Okay. Pumunta ako ngayon sa ano, sa customer service. Nagreklamo na ako kasi marami naman talaga complain ako diyan sa Evermall eh. Ayan. Of all counter, ang daming counter diyan sa Evermall, doon talaga sa kung saan ako nakapila, doon nila ikakat. Sabi ko, nananadya ata 'tong mga buang na ito. Kilala na ata nila ako dito, na reklamador ako dito. Ayan. Pumunta ako sa customer service. Sabi ko, ay, madam, sabi ko, sino ho ang nag-utos doon sa counter 28 na ipakat ang pila dahil magbibilang yung cashier ninyo ng bariya? Oo. Nagtataka sila, hindi nila alam. Head, ano doon ninyo, isa sa head cashier ninyo ang nag-utos. Pinatawag ngayon yung isang head cashier nila. Manager ata, hindi ko alam kung sino yun. Sabi ko, madam, hindi napaka-unreasonable ho yun na tinan nyo ang haba-haba, ang haba talaga ng pila kanina. Ngayong araw na ito ha. Ang haba-haba ng pila, tinan nyo. Biglang ipapakat yung pila namin doon. Of all counter, of all cashier, doon talaga ako saan ako nakapila, no? Na, hindi ko alam kung intentional kasi kung baka kilala na nila ako dyan at may nagmamaganda na naman dyan sa Evermall supermarket. Sabi ko, bakit ikakat nila? Alam mo kung anong reason? Tinanong ko yung cashier ninyo. Kung out na niya, akala ko kasi kung out na niya, that is reasonable, out na nung tao eh. Oh, maliban na lang kung mag-overtime siya. Ang reason, ang sinabi sa akin ng cashier ninyo, dahil papabilangin, may nag-utos sa kanya na magbilang ng bariya. Ay sabi nung manager, ay mali yun. Kasi buti sana kung may reliever silang nilagay, eh wala. Sabi ko, tinan niyo madam, ang haba ng pila. Hindi maganda yan. Sabi ko, nananadya at itong mga to, sabi ko sa kausap ko na taga-Evermall na, mataas yung position din niya doon. Sabi ko, pasensya na ho kayo ha. This is a constructive criticism. Kasi okay lang sana kung maiksi yung pila lahat dito sa cashier. Kasi lipat na lang kami sa kabila. Ang hahaba ng pila, ang dadami pa ng mga pinamili ng mga tao. No? So, imagine mo yung doon ka na malapit sa cashier, ikakat nila bigla dahil magbibilang kuno ng bariya. Tapos uulit ka na naman ng pila sa pinakamahaba. Ang dadami pa naman ng pinamili ng mga tao sa malaking pushcart. Evermall, shout out sa inyo dyan sa nag-utos doon ha. Ayos-ayosin ninyo servisyo ninyo ha. Kasi isa ho kami sa nag-aakit ang revenue ninyo araw-araw dyan ha. Halo pa ako dyan, ako wala namang malapit dito na mall dyan lang sa Ever. Dyan talaga ako nag-grocery. Medyo gamit-gamitin din ninyo yung sentido common pag my time. Evermall, Gotesco. Ha? Huwag kayong magkakat bigla kung kailan ninyo gusto ng pila para lang pabilangin ng bariya. Sabi ko doon sa manager nila, nakausap ko sa customer service, yung nag-utos, dapat ang magbilang ng bariya.
Sabi niya, sabi ko, pasensya ka na madam ha, sa complaint ko. Sabi, hindi. Sabi niya, tama naman yung concern ninyo, sabi niya. Hayaan mo, pupuntahan ko yung cashier doon. Kasi may ano ata daw kanina, yung bayad ng customer ng mga barya, papabilang sa kanya. Pero sabi nung manager, dapat may reliever na inilagay. Tama, di ba? Wala akong pakialam kahit isang sako pang na barya bilangin ng cashier. Basta may ipalit silang kahera, eh kaso wala eh. Kaya nga pinapakat nila yung line eh. O, di ba? That is unethical, unprofessional na gawain, ha? Evermall Gotesco, ha? Supermarket? Nako, kalampagin ko kayo araw-araw pag di kayo tumino, ha? Mm-mm. Hello guys, here at Evermall Gotesco. Mantakay nyo, nakapila kami dito. Tinan nyo yung haba ng pila, ayan. Tapos, masiguro mga tatlong tao na lang mula sa ako'y last. Sa kanila ikakat yung line. Di ba wala sa ayos, di ba? Dapat kasi magbibilang muna sila. Tapusin nila yung linya bago sila magpa-stop. Tingnan muna nila, dapat nag-check sila kung gaano kahaba yung pila. At huwag na sila magpapila, ang tagal mo na nakapila tapos, di ba? Tingnan mo, tapos papipilahan ka ulit dito sa mahaba na to, ayan. Ganyan ang ginagawa ng Evermall. Oh. Total vlogger naman ako, di, i-vlog natin.